Hey everyone! Welcome again to our YouTube channel. For today's video, gagawa ako ng tip para sa mga gustong mag-start ng vlog. Marami na akong mga comments na nababasa about how to start vlogging, gusto magpapa-coach about putting videos. I-share ko lang yung na-experience ko since lahat naman tayo gusto talaga mag-start ng vlogging. Usually, yung iniisip natin may pera sa vlog, which is meron naman talaga, guys. For some of us, especially mga gustong mag-vlog na talagang magsa-start tayo scratch sa mga magsa-start talaga na zero, yung wala tayong experience when it comes to vlogging, lang tayo ng mga gamit, which is yun talaga yung mga excuses. Inisip natin na mag-start ako, pero lagi tayong merong pero. Anyway, share ko lang little bit backstory about how I started my vlog. Kasi sa mga hindi nakakaalam or sa mga taong hindi pa nakakapanood ng mga past videos ko dito sa YouTube channel na to. Again, ito talaga yung YouTube channel na to. Hindi talaga ito yung channel na nagsimula ako kasi meron akong ibang YouTube channel, which is yung Miss V. Kumbaga, doon ako nag-start. Di ako sikat. Walang-wala ako, guys. Ordinaryong tao. Ordinaryong probinsyana. Ito, wala tayong asahan. Ba, kadalasan sa pag-vlog, yung iba kasi, like, if you are celebrity, nagbo-boost agad yung vlogging career mo pag nag-start ka ng vlogging. Whereas kung ordinary ka lang, nahirapan ka talaga mag-start ng yung YouTube channel kasi wala naman talagang manunood sa'yo. Hiyain ako, guys. Nag-start ako mag-YouTube. Ayoko magsalita sa vlog, to be honest. Yung pinapakita ko lang is yung mga views, myself. Pero wala akong sinasabi. Wala. As in zero. Music lang. Lahat ng nilagay ko doon, puro music. I'm not so confident talking. I think for somebody na walang alam sa vlog, wala talaga tayong background about it. So, nahihiya pa talaga tayo magsimula. Diyan ako nag-start, guys. I started vlogging using a phone. So, sa mga nagbibigay ng excuse dyan. Huwag kayong magbigay ng excuse, okay? Kung gusto nyo talaga mag-vlog na kayo ngayon. I started using my iPhone 6S. During that time, that was 3 years ago. 3 years ago ba? Yeah, 3 years ago or almost 4 years ago. Sobrang shaky ng aking video. Hindi talaga ako magaling when it comes to filming. Kasi shaky pa at the same time, hindi pa ako nagsasalita. And wala akong pakialam, diba? Like, wala akong subject talaga na ito yung dapat kong i-film, ito yung dapat yung ganito. Wala akong nun, guys. Parang sobrang raw talaga ng video ko na wala akong pakialam. Yun, nagsimula ako sa ganun. And then, na-discover ako ng isang friend sa Facebook kasi, diba, nag-share ako ng link. Sabi niya, pumunta ka ng Dumaguete para i-meet yung mga vlogger na ito, which is I did. Napunta ako para ma-meet. So, doon ako nag-start talaga na ma-introduce more in vlogging. So, hindi pa rin ako confident. Actually, hindi pa rin ako nagsasalita. I mean, like, meron akong, I think, 2-3 videos, 4. Nag-start na ako magsalita, but kulang pa rin, guys. Kulang pa rin, hindi pa rin ako confident, kulang pa rin. I started vlogging using my phone. Hindi ko pa afford yung mga tripod, so hindi ako makakabili ng tripod kasi wala akong pera. Yung ginamit ko is, yung kapatid ko, meron siyang monopod. Monopod yung ginagamit, guys. So, di ba yung monopod, ma-extend mo yan ng mahaba. Yung monopod na tag 120 ata yun, guys. So, yun yung ginagamit ko. So, kaya lang, sobrang shaky ng video. And then, kahit ganun, in-upload ko pa rin siya sa YouTube. I think na-inspire ako sa ibang mga YouTuber na nakikita nila yung journey ba. Like, uy, 5 years ago, ganito yung ginagawa. And then, nakikita mo, biglang nag-change yung lifestyle or yung buhay nila. Yung mga ganun, merong evolve. Ay, sorry. Yung nag-evolve ba yung life? So, yung iniisip ko, nagputa pa ako ng video sa YouTube. Not because I wanted money. Kasi alam ko naman talaga nung nagsimula ko, guys. Alam ko naman talaga na hindi talaga ako magkakapera doon. Kasi ordinaryong tao lang ako. Ano ba naman yung may magsusubscribe ba? Kasi nga, di ba? My gosh, hindi naman tayo celebrity. Hindi nga ako nakapag, hindi nga ako, mahihain nga ako. Hindi ako nakipag-socialize ng mga iba't ibang tao. So, para sa akin, naglagay lang ako ng video kasi gusto ko siyang tingnan after like, what, years? Na ganito pala yung buhay ko noon, yung mga ganon. So, wala talaga sa isip ko yung, ay, maglagay ako ng video kasi gusto ko magkakapera ako sa YouTube. Which is, I understand din naman yung iba na, yan yung ano nila, instinct nila when it comes to vlogging. Tip number one, you should start vlogging now. If you think gusto nyo talagang gumawa ng vlog, magsimula kayo ngayon. Huwag nyo sabihin na, ay, hindi muna ako mag-start ngayon kasi, ay, wala akong camera. Ay, kulang ako ng equipment. Ay,
wala naman ako. Ano, yung mga ganun kasi na excuse, alam nyo, na-try ko na yan dati na patak magbablog, wala naman akong kamera. Pero, iniisip ko talaga gusto ko lang i-film to kasi para makikita ko 5 years later. Kahit nagsimula ko sa phone lang na gamit, nag-start talaga ako guys. And I think it's really helpful to start when you feel like you wanted to do it. Kasi dyan ka natututo sa mga bagay-bagay. To be honest, ngayon na nakakausap ko kayo, I mean like, you're not facing me in person, but to be able to address or say things in front of the camera, which is before, wala talaga guys, hindi talaga ako like natatakot ako kung ano sabihin or nahiya pa ako kung ano yung sasabihin ko at the same time hindi ko alam, pangit na mo. Ay, yung mga ganun ba, dami kong negative kasi na feeling nung start ako mag-vlog. Na-realize ko, kung hindi ko siya simulan, walang mangyayari. So, nag-start talaga ako. If you are really into vlogging, start now. Do not give yourself excuses. Alam naman natin tayong lahat, meron naman tayong mga phone, di ba? Like, meron tayong mga magagamit when it comes to vlogging. So, use whatever you have right now. Use all the tools na available na meron ka. Then, saka ka na lang mag-isip about camera kung meron ka ng fund or meron ka ng income. When you started putting video using your phone, para siyang stepping stone na magkaka-improve ka talaga from there. And second, maghanap ka ng isang niche na gustong-gusto mo gawin. For example, yung ginagawa ko kasi dito, life vlog, travel vlog, ito lang yung ginagawa ko guys. More on, mas confident at the same time, mas happy ako na parang nag-share lang ako ng life. Yung iba kasi merong iba na mas gusto naman nila yung mga challenge video, yung mga gano'n, yung mga prank video. Pero hanapin mo talaga yung niche na gustong-gusto mo. Something na nai-enjoy mo gawin. Huwag mo siyang i-mix ng iba't ibang... May nagpunta. Sorry, na-off ko yung camera natin. May nagpunta kasi papatayin daw nila yung ano, electricity. Kasi may meron natin silang ginagawa. Saan na ba tayo? Noon kasi guys, vlog ako. I'm reusing videos. Kasi yung PBB dati, di ba? Mas ano yung PBB, yung daming nanonood. Sikat yung mga ganun na mga series. So, ano ginagawa ko guys? Nireuse ko yung mga ano content na yun. And then, to the point na, ayun na, like, mabot na ako sa ganitong subscriber, yung 4,000 hours. And ayan na, nag-apply monetization, pero ni-reject. So, wag niyo, ito tip, wag kayong gumamit ng ibang content. Use your own content. If you really thinking of, like, gusto mo talaga mag-grow yung YouTube channel mo, at the same time, yung magiging subscriber mo ay nag-subscribe dahil sa'yo. Or dahil sa content mo na sarili mo, hindi yung content sa iba. Not reuse content iba. Kasi, again, violation yan sa YouTube. Actually, guys, marami akong nakikita ng YouTuber dito sa YouTube. Lagay nga sila ng mga reuse content and then hinalo nila yung personal videos nila. There's always be difference. Like, yung mga reuse content, syempre, marami yung views, diba? And then versus yung personal na content na nilagay mo, yung sarili mo, wala masyadong views. So, yun nga, dumami nga yung subscriber mo. Dumami kasi meron kang video na nag-viral, like yung mga reuse content. Pero, yung mga nag-subscribe sa'yo, hindi naman sila interested sa sarili mong video. Be authentic with creating content. Use your own video na ikaw talaga yung gumagawa, sarili mo talaga, ikaw talaga yung nandyan sa vlog. So, yung mga subscriber na nakasubscribe sa'yo, kahit pa konti-konti lang yan guys, at least nanunood sila kasi ikaw yan. When it comes to vlogging, huwag mo talagang isipin muna sa simula. Nagbablog ka kasi gusto mo kumita. Kasi once na yan yung niisip ko guys, nape-pressure ka talaga. As in, nape-pressure kang maglagay ng content, nape-pressure ka kung ano yung content na gagawin mo. And then, naghalo-halo siya sa mind mo na hindi ka makafocus kung ano talaga yung gusto mo na ilagay. Sa aking experience naman, again, hindi ako sikat. Ako kilalang celebrity, wala akong kilalang nasa social industry, wala. I always believe in timing. I always believe in right time. Kung para sa'yo,
para sa'yo talaga. You just have to create content that makes you happy, no pressure. Importante yan, guys. Tip when it comes to editing vlog, as you can see naman, dito sa ating YouTube channel, wala ako masyadong, hindi ako naglalagay ng mga sobrang edited na video. Although, na-appreciate ko yung iba na magaling talaga sila mag-edit, magaling sila maglagay ng mga art-art sa kanilang mga vlog, pero wala ako niyan. Wala talaga ako dyan, guys. I don't have that kind of skills. Usually, what I did is raw vlog, which is life vlog. Yun lang yung ginagawa ko. Wala ako masyadong editing on this YouTube channel. Again, like I said, be authentic. You don't have to copy somebody. You have to be yourself when you're creating a content. I always believe in slowly but surely. Ano pa? Importante maganda yung thumbnail mo sa YouTube. Kasi isa din sa nakaka-attract ng subscribers and viewers is yung thumbnail. If marunong ka mag-edit ng thumbnail, it will attract viewers. Any apps maganda gamitin. Sa akin, gumagamit ako PicsArt yung akin, guys. Hindi naman siya ganun kaganda when it comes to editing. Hindi naman ako kasi, again, hindi ako ganun ka-artistic when it comes to editing. I think for me, sabi nila, mas maganda pag yung thumbnail mo klaro. Again, make sure na meron kang magandang thumbnail. Kasi importante yung thumbnail. Yan yung pinaka-highlight. Oo nga, mag-backstory na naman ako, guys. No, ito, halo-halo na ito sabihin natin. Pero na tayong 5,900 subscriber sa ating YouTube channel, Jenny P. Very fortunate ako, guys, kasi nag-start talaga mag-boost yung aking YouTube channel when I meet my fiancé. Built talaga yung malaking ambag sa aking vlog. I meet him, doon lumaki lalo yung subscribers, doon ako nagkaka-views. Kasi before that, lang ba views ko? Like mga 500? 500, 400 lang yung views ko, guys. Pero nung nag-meet kami for the first time, yun yung pinakamalaking views sa aking YouTube channel. And I think kasi yung sa akin naman, like, diba, uso yung LDR. And since I am with someone, I am with Belle. So LDR kasi yung viral, doon lalong nag-boom talaga yung YouTube channel ko. When it comes to vlogging, meron at meron talagang time para sa'yo. I always believe on that. Yung time na kaming dalawa nag-travel-travel, kaming dalawa, kami-kaming viewers doon time na yun. Anyway, importante din pala. Ito, sobrang malaking tulong din ito pala sa mga nag-vlog. Gumamit kayo ng tags. So, inyong kalimutan yung tags, guys. Diba nakita yun? If you are doing vlog, always have a YouTube studio with you. Para mas easier for you to upload a thumbnail, much easier for you to edit if needed. So, sa YouTube studio, meron silang nakasiparate dyan na tags, which is you're allowed to tags, I don't know how many, but parang allowed ka mag-tags ng mga balik 20 ata. Hindi ako sure na kung 20, basta mag-tag ng mag-tag kayo, guys, kasi nakaka-attract din po siya ng viewers. Like what I do, for example, if I am vlogging with Belle, with me, I always use tags LDR, long distance relationship, Filipina, American couple, yung mga ganon. Maglagay kayo ng tag because it's a big help for your video. Wala akong list dito, guys. So yung mga sinasabi ko lang sa inyo based on what I experience and based on ano lang, my own opinion. So, if you wanted to add more from this sa mga nanonood, sa mga, ano na, sobrang sikat na dyan na YouTuber, kung nanood kayo, bigyan nyo naman ako ng tip kung paano maging malaking YouTuber, guys. But I'm not pressure. I don't really pressure myself. Start your vlog now, okay? And then, be authentic, be yourself. Never copy. Huwag nyo talaga i-copy yung iba. And never use others content to your YouTube channel kasi against the law sa YouTube, use one niche. Huwag ka talagang pakot-ikot ng mga content na nilagay dyan. That's a no, guys. It's not helpful. Make sure na meron kang magandang thumbnail sa yung vlog. Make sure that you are using tags whenever you posted a video. And then, never think about money. When you start vlogging, huwag talaga, guys, kasi ordinaryong tao lang tayo, magsimula tayo sa uno. Feel about it as a passion, and I know for sure it's very discouraging. Started yo, nobody is believing you. Walang gustong maniniwala kasi nakakasimula mo pa lang, but never think of it as a no, or never ever think quitting. If ito talaga yung gusto mo, huwag mo talaga isipin na, ay, hindi sila believe sa akin.
ay, walang naniwala sa akin. Yung mga ganon. Keep on going. Kasi, at the end of the day, everything you work for will always be paid off. It might be slow, but surely naman, it's good. Okay, matapat na magsalita sa camera. Be confident to talk to the camera. Para ka lang nakipag-usap sa family mo. Huwag mo, isipin mo na lang na you are facing your family. Sana na-enjoy niyo itong video na to, although hindi naman siya ganun kalaki na tip. Again, sa mga YouTuber na nagsisimula from zero like me, ito yon. And hopefully, this will help you out. If you have something to ask, you can just comment down below. Ano yung gusto yung tanong? Magkano yung magiging sahod sa YouTube? Depende yan sa hard work mo. Depende sa views. Depende sa mga nanonood. And yun na yun. Huwag niyong kalimutan i-subscribe itong channel na to. If you are enjoying these and if you wanted more updates, just click that bell button so ma-notify kayo whenever I posted a video here. And then Bill is coming soon. Not so soon, but soon. I can't wait to see him again. And yun na guys. We'll be together again. Mag-vlog na naman kami ulit. Thank you guys for watching. See you again on our next video. Bye!